Yo mga idol, kamusta? Sports Talk PH nga pala. Ang top 10 best boxers at ang plano ni Magsayo. Pag-usapan natin yan mga idol. Ngunit bago ang lahat ay huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell button for more Sports Talk. So nilabas na nga po ng Sports Mail ang kanilang version ng 10 pinakamalalakas at pinakamagagaling na fighter sa 21st century. Tandaan po natin mga idol na 21st century lamang po ito. Ibig sabihin ay yung mga lumaban lamang ito magmula taong 2000 hanggang pataas. Kaya huwag po nating hanapin ang mga fighters na kagaya nila Muhammad Ali dahil wala po sila dito. Ayon sa Sports Mail ay nakalusot sa kanilang listahan bilang pang-sampung pwesto ang pambato ng Kazakhstan at hari ng middleweight division na si Gennady Golovkin. Pang-siyam naman ang ngayon unified and undefeated heavyweight champion na si Oleksandr Usyk ng Ukraine. Habang top 8 naman ang Mexican legend at kagalang-galang na si Marco Antonio Barrera. Lusot naman sa pang-pitong pwesto ang ating pambato at pinagmamalaki na si 4 division champion Nonito Donaire Jr. Habang ang isa sa mga legendary fighter sa mabababang dibisyon na si Chocolatito Gonzalez ay nakaupo sa pang-anim na pwesto. Pasok naman sa top 5 best fighters ang pinakamahirap na kalaban ni Pacquiao na si Juan Manuel Marquez ng Mexico. Habang ang may hawak ng record bilang pinakamatandang naging kampiyon sa kasaysayan ng boxing si Bernard Hopkins ay komportabling komportable sa kanyang posisyon bilang pang-apat sa pinakamalakas na fighter sa henerasyon na ito. Pangatlo naman ang number 1 pound for pound fighter ngayon na si Canelo Alvarez ng Mexico. Habang pangalawa naman ang ating pambansang kamao at nag-iisang 8 division champion na si Senator Manny Pacquiao. Nakuha naman ni undefeated Floyd Manny Mayweather Jr. ang top spot sa listahan na ito. Alam kong madaming Pinoy fans ang hindi matutuwa na hindi numero 1 ang ating fighting senator sa listahan ng Sports Mail. Subalit tingnan na lang natin yung positive side. Dahil nakakatuwa pa din na dalawang Pinoy fighters ang nakapasok sa top 10 greatest boxers ng 21st century. Sa kabilang banda naman mga idol ay sa isang interview nga po ng ating mga kaibigan na sila Pauka Sports at Pinoy Boxing Prodigy kay Mark Magnifico Magsayo, ay sinabi nitong kung sakaling ipagpala siyang manalo kontra kay Gary Russell Jr. at tuluyan siyang maging WBC Featherweight World Champion, ay siguro idedepensa niya lang umano ng isang beses ang kanyang titulo tapos aakyat na siya ng 130-pound Super Featherweight Division. Paliwanag ni Magsayo na masyado na din daw kasi siyang malaki sa Featherweight Division. Bukod dyan ay matagal-tagal na din umano siyang lumalaban dito. Subalit hindi naman daw ibig sabihin nito na nahihirapan na siyang kunin ang timbang na 126-pound sa weigh-in sa tuwing lumalaban siya sa Featherweight. Dagdag pa ni Magsayo na kung mabibigyan ng pagkakataon, ay lalabanan niya daw ang kasalukuyang undefeated WBC Super Featherweight Champion na si Oscar Valdez dahil pangarap niya umano ito. Ganun pa man ay sinabi pa din ni Magsayo na kung bigyan siya ng pagkakataon na makaharap si Valdez, ay dapat malinis at walang inuman ang pinagbabawal na gamot. Kasi malinis umano siyang fighter, kaya naman dapat daw ay malinis din si Valdez. Pero giniit pa din naman ni Magsayo na kung sakaling maglaban sila at magpositibo si Valdez gaya sa huli nitong laban, ay payag pa din umano siyang ituloy ang bakbakan kasi sayang naman daw nung mga pinagpaguran niya sa ensayo. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol. Sports Talk PH, kakaibang laban ng mga Pinoy.